Yeah. Kaso wow, kami. Kinaya. Grabe pa. Buti kayo, kinaya niyo pa. Paano, kasi Valentine's na sa Tuesday. Oo. Bad trip ka. Kuy, ba't grabe, ba't bad trip agad ako? Ah? Valentine's sa Tuesday, tatanong ko lang naman kung manonood tayo ng ano, pusuan mo si Vice Ganda. May work tayo, kaya hindi tayo maka... Pwede tayong umabot. Ben, pwede? Oo oh, naman, talaga, abot tayo doon. Oo, oh, oh. Saya. I mean, bad trip. Good trip na. Good trip. Okay, yeah. Tama, good trip. Tama. Ha? Gusto mo? May pinapatanong si... Si Otap. Otap. Kung ano daw ili-label niyo sa Mayward. I think ang label talaga na perfect sa kanila, sila na mismo ang nakapag-isip dati pa. Ano? Twins. Yun talaga eh. Friends. Eh, twin. Kung ano man yun. Pero parang talagang in-sync na in-sync. Magka-wavelength na magka-wavelength. Huwag lang sana. Naiintindihan ng isa't isa. Huwag lang sana muna sila magre-regalo ng chocolates sa isa't isa. Bakit? Baka maligyan ng meaning eh. Ano lang, iPhone? Ha? Hindi kasi, pag nagbigay ka ng chocolates na, ibig sabihin na nun, step up na yun. Ganun ba yun? Parang ganun kasi, lalo na pag guys, binigyan ka ng chocolate na, at alam mo naman na gusto kita. Ah, talaga? Kasi feeling ko si Edward, gusto na si Maymay eh. Basta ako feeling ko meron nang nafo-fall. Eh, pag mochi ang binigay? Basta kakainin. Pag, hindi, friends or ano? Basta kakainin. Kung friends, basta kainin. Pag iba kumain. Pag binigay sa iba, medyo na-friend zone, na friend zone ka. Pero bawi ka naman after mga 8 years. Oh. Bawi-bawi rin. Babawi na, di ba? Hi! Hello. Girl. Princess. Girl. Princess Chinitz. Kini. We love na love natin yan. Love dahil sa madalas na panulukso ng mga kasama sa Mayward, si Maymay may worry na naman. Pag nag-worry ka sa kapareha mo, ibig sabihin may care ka sa kanya. Ayan na nga yung sinabi ni Robby. At mahalaga siya sa'yo. Di ba? Na ano? Kaya, na... Di ba, alam naman yung mga artista, maganda. Parang na ano ako, parang naawa ako sa kanya kung ako tinutulak sa kanya kasi dapat yung para sa kanya yung maganda, yung maputi, tapos sexy, malaking yung parang deserve niya yun, yung ganoon. Ang dami natutuwa sa'yo. Kasi may parang nagaganda ang sasabi. Naiiyak ako ulit. Oo, kasi isipin na. Pero okay din naman yun. Okay din niya kasi minsan may babae din. Sobrang ganda ko naman. Yun yung nagiging. Pero may sa'yo parang kulang. Dagdagan mo. Konti na para maging tama na yung timbla. Konti. Mukha ba maganda? Parang ka ano? Sabi mo, di ba kahit ito ka sabihin? Ang ganda mo, May. Mukha ba ako nabibiro nun? Hindi nga porkit. Hindi nga porkit. Morena ka. May stiso. Hindi na kayo bagay. Pero kasi, maganda naman din ginagawa. Natatakot ka kasi may care ka sa kanya. Diba? Sa ngayon, gumagawa kayo ng mga mismong... Sa inyo lang, yung samaan yung mga nangyara sa inyo. Hindi naman magagawa ng ibang nag... Iba niya pwedeng kalabtin yun. Kunyari, ngayon, kunyari, nag-aruta kayo. Gumagawa ba ng kusino mo makalabtin niya ulit? Yun, di ba hindi naman? Sabi, meron na kayong sarili niyo. Ang story, ah. Sa gym. Huwag mo feel na hindi ka maganda. Masyado yun. Hindi. Damat ko yan. Iyak. Pero mag-soklay ka. Puso to puso talaga pinag-usap. At parehong nag-usap, very in touch siya kanilang emotions. Yes. Concerned lang si May, di ba? Kasi kakatukso. Actually, nag-feel ko nga yung kakatukso sa amin ni Robby eh. Really? Parang like magiging totoo na? Hindi, nawawa ko kay Robby. Sige, Darla, anong gusto mo i-open up? Kasi nawawa ko kay Robby, baka ma-fall siya. Wow! Kasi vulnerable siya. Wow! Nice! Ikaw, vulnerable ka ba? Hindi, ako hindi eh. Ito, magiging vulnerable? Grabe ka naman! Grabe! Hey, ano? Grabe siya. Aray! Grabe siya, oh.
Hindi ganoon pag ganoon, eh. Kakaligid yun, dapat. Pero grabe sa inyan kung gano'n naka-close talaga yung housemates. Parang nag-open up na hindi lang tungkol sa kanika-nila, pero sa nilalaman ng puso. Ang worry daw kasi ni Maymay, according to the writers and according to the story editor sa loob, ang worry ni Maymay, baka hindi daw siya magustuhan ni Edward kasi... Baka hindi sila bagay. Hindi sila bagay. Wala yun. Nasa love yun. Ito, ano nasa man? Compatibility. Oh. Wala sa age yan. Wala sa religion. Wala sa culture. Wow, ah. Grabe. Pagmahal, mahal, period. Wow, dami mo kota mong codes today, ha? Nakakadalawa ka hindi, na. Hindi, pagmahal, mahal. Period. Kahit anong sabihin ng friends mo, oo nga, pero pagmahal mo, go. Mahal mo, eh. Ilaban mo talaga, eh. Pero pag di mo na mahal, talagang tapos na. Pero nagiging epekto ng Pebrero. Ang question ka, TV, paano mo nalaman? Ikaw kasi, paano mo nalaman si JC na? Sinabi niya na isang gabi, di ba? Hindi, yung parang initially, kasi ang alam ko, na kwento niya, TV, dati, yung lunch date, umabot hanggang dinner date. Midnight snack date pa nga, anak. Ha? Pero nung time na yun, parang ko, okay tapos, lang. Tapos, ano na si Lucia nun? Wala pa, malayo pa. Sorry. Sabi ko parang, pwede naman. Pero nag-grow pala. Pwede palang mag-grow ang love. Yung kung, nung una kami nag-meet, sabi ko parang, okay lang. Siguro parang okay mo yung friend. Kaya kasi lang. Kasi siya na Bianca G yan, no? Siyempre. Okay, hindi. Hey, ultimate crush ka kaya niya. Alam mo ba nung una pa lang na crush ka na niyan? Na matagal ka ng crush ni... Na ikaw ang ideal yun. Girl. Sa atin niya yan. Si Ate B. Napansin ko yun. Etchus? Lahat ng mga estudyante tsaka yung mga professors ng uluhod. Grabe. Pag dumadaan si Bianca Gonzalez. Hindi, of course. Naku. Pero ganun talaga. Cliche man pag sinabi nilang somehow alam mo lang. Totoo pala yun. Talaga? Ano yun? Di importante sa love teams ang looks. Ang importante, yung hook. Yung pagka-hook ng tao sa kanila. Totoo naman. Actually, akalain mo na galing PBB din, sina Melay at Jason ay hindi yung typical na kinakikiligan na mga artista. Pero grabe yung naging effect nila. Isa sila, actually sila pa lang, ang nagkaroon ng sariling show pagkatapos ng PBB. May Lason in Love. Totoo. At ang dami, in the history ang dami nila. PBB, sila pala. At saka ang dami nilang sumunod na may Lason. Kinary sila, di ba? From Impostora. Hindi, pero yung show talaga kanila, reality show. May Lason in Love, May Lason in the City. Yes! Wow. Saka yung ano, prinsesa ng... Masa. Nagka-movie pa sila! Oh, ganun lang, ibang level ang May Lason. Pureza. Prinsesa ng Riles. Oo, yun. Ang galing mo doon. Galing na rin dalawa. Pero bago tayo mapunta... Dalawa lang sinabi ko. Sorry. Nahihilo na talaga ako. Bago tayo mapunta sa susunod na VTR, eto nagbabalik ang isa nating segment na ka-lucky like. Pero eto, ang tawag nating Char-Char Edition. Bakit kaya Char-Char? Lakas makamelay ng Char-Char. Dahil ang mga ka-lucky like ng ating mga Dream Team Girl Housemates ay mga Char lang. As in, cartoon characters lang sila. Tingnan natin ang kanilang mga... Cartoon characters. Char-Char or Car-Car lang na Lucky Like. Bago to, ah. Yes. Char-Char. Ayong ano! In fairness, dahil dun sa wig at dahil dun sa pa-jacket, kamukha niya si Velma ng Scooby-Doo. Alam ba ka naman ang millennials ngayon si Scooby-Doo? Ang susunod, tingnan nga natin. Ang galing mo dun, Darla. Oh, yan sobrang cute. Ko. Yan, sobrang kamukha yan. Totoo. Ang cute. Si Jinri, dahil sa patikwas hair at sa kanyang... Siguro dahil sa mata ni Jinri. Di ba yung mata ni Jinri expressive, pero may pagka-puppy dog. Yung mababa. Tsaka may vibe kasi si Jinri na... gusto niya mapag-isa. Igo nun si Sadness. Oh, Sadness. So cute. Okay. Next. Pwede rin naman. Dahil naman sa pagka-full ng bangs. Yeah, at sa pagka-puffy ng wig. Except morena si Dora. Yun lang ang paibha. At saka ang difference sila, si Dora, na-explorer pa eh. Na-explorer pa na yung mga bagay-bagay. Si Elise, mukhang nahanap na niya. Ba? Pero actually si Elise pwede rin siyang ano, lie na magtalas. Hindi lang cartoon niya. Yung look niya dyan. So, pahingalap na kay Direk Kathy ang wig na yan. Okay, sino pa ang susunod?
next. Oh, in fairness. Ito, hindi ko alam kung kilala pa to ng ano, ha? Darla? Darya. Ako, hindi ko siya kilala. Ha? Hindi ko siya ano? Inabot. Alam mo, the generation natin yan. Bi, hindi ko inabot. Peppa Pig na inabot ko. Arte. Ang galing mo doon din. Bakit? Ang galing mo doon. Hindi ko siya kilala. Ano ka ba? Hindi sa Peppa Pig. Kapanahon na niya ng Beavis and Butthead. Ako kasi MTV. Sa MTV. Hindi kasi ako nakakapalala. Siya yung super emo na babae na cartoon, si Darya. Ang layo naman sa kay Maymay. Pero yung mukha ka. At ang huli, si Cora na ba yan? Ayun! Ang galing! Ang galing niya dyan. Yes, Edna. Ang galing mo dyan, Otap. Promise. Edna. Edna Mode. Yung gumagawa ng costume Suits. Ng Incredibles family. Oh, ano. Cute. Huh? Sa lima, ito. Si Sadness din ako. Oh, sadness. Tama. Ang vote ni Online Momshi ay si... Sadness! Jenny at Sadness. Pero runner-up tong si Cora as Edna, oh, in fairness. Ang cute. Alam mo, ang galing nun. Sana, ay, kasi yung boys walang costume, no? Wait lang. Ako request ko, Ota. Pwede ba kaming char-char lang din? Ay! Meron akong kilala. Marami. Meron akong kilalang ka-char-char ko. Sino? Wait lang. Sino? Mag-usap mo na kayo siya. Ayan na, si Jin. Alam mo, sobrang cute. Ayan, si Jinri, tsaka, ayan, yun pala yung I think kasi ang ganda din ang mata ni Jinri, kaya parang si Sadness maganda din yung mata. Ay, teka lang. So, wow, Darla, ha? Sige, yan. Darla. Wow. Si Darla po nahanap na ang kanyang ka-char-char. Lucky like. Darla, are you ready to show her? Saan? Anong masasabi nyo? Team para, Online. Look at this chest. What? Kumanta pa, tinush talaga, ha? Sino yan? Darla, si Darla ba yan? Oo. Oh, char-char ni Darla? Char-char po ni Darla. Kasamahan ba nung char-char kong yun? Ito. Oh, sige. Oh, grabe ka. Grabe ka, Robby. Peppa. Si Peppa. Okay. Teka lang. Uy, hindi ko din alam yung sa Moana. Grabe siya, oo. Darla, ang galing-galing mo talaga. Ang galing mo talaga dito, Darla. Uy, grabe siya. Grabe ka. Grabe siya, oh. Oh, ano? Grabe. Pero sige, abang namin ang aming char-char, okay? Oh. Okay. Oh, go, Robby. Kung kanina si Maymay binigyan ng thoughtful advice ni Macoy, ang best naman niyang si Kisses binigyan ng... Tapos ano? Ano? Did you fart? Kisses, tell me the truth. Kisses, tell me the truth. Did you fart or not? Kunti lang. Oh my God! No! Oh no! No, Maya! That's your fart! That's your fart! It doesn't matter! You have to go out of the blanket! Hindi mabaho, ate! Yeah! You also, that's bad. That's not funny. I thought you won't notice. I noticed everything. Ayan na naman tayo eh. So, bale, ito ang pangatlong beses na umutot siya sa loob ng bahay. Diba dati sabi niya kay Edward, never. Pangalawa. Oo. Oh my God. Natututo lang kayo, no? Kay Maymay. Kasi si Maymay, sa loob ng bahay, trigger happy. Yes. Oh, tsaka sila sa indiscriminate firing. Pag talagang gusto niya, papapapapam! Pero diretso. Papapapam! Sana, tama yung ginawa ni Kisses for me. Ano? Na nilabas niya sa kumot. Paro yun! Hindi, pag sa loob kasi, makukulob pa yun. Hindi, kaya pag ganun mo nang kumot, O, yun nga. Paano? Matry ko na rin yung dahil. Pam. Yung magana pa sila magkocombine, mag-voltage 5, mag-volt in yung amoy. Grabe naman. Tapos, ang epekto sa'yo, parang naka-laser save, laser ako, sword. Kasi ako may kuya ako eh. So bakit ang mga lalaki mahilig gawin yung... Ano ba yun? Hindi, natatransfer ba yung amoy?
Inaamoy din ako doon, ha? Oo, oh, yeah. Masabihin ko naman kung oo, pero hindi at this time. Diba ako may kuya ko, lagi niyang dinadampot, tas gagano'n yun sa mukha. Ba'n dinadampot? Kasi piling niya nagdadampot mo yung carbon monoxide. Oh, hindi mo ba ever pa nagawa yun? Hindi. Ako dinadampot ko lang. Grabe naman yung oh, hindi ko nung ginagawa yun. Pero minsan... Talaga, mamamatay yung apoy. Try ko ngayon minsan. Mamamatay yung apoy. Sino nakakawak nung posporo? Try ko minsan. Ako na lang. Try ko minsan, ha? Okay, okay. Huwag yung malakas na malakas, ha? Dari na. Ikaw na lang, by yourself. Oh, ako na lang. Kaya parang ko... Grabe, eh, hindi mo yun... Ay, malakas. Tsaka walang tunog yun kasi nakaganong ka eh. Ganun. Eto na naman tayo sa mga usapan. Oh, oh, sexy ka natin ganun yan. Ha? Kasi ito. Kaya sa akin wow! Ah, sweet! Para. Diba mo yun? Itsura pa lang. Ayan o. Ay nako talaga. Kailangan natin mag-move on sa topic na to. Para okay. Sa update naman ng nomination week. Na nasusubaybayan ninyo sa PB Lucky Season 7 mga kwento ng Dream Team ni Kuya sa Kapamilya Gold, isa na mga Ligtas Paris Challenge sa kanyang hinarap at itong update sa rankings at points na nakuha ng kanya-kanyang teams. Ooh. Wow! Katapos ng tatlong challenges, wow! Ang corner! Ang corner ay number one naman sa challenge nito. Pero in fairness talaga sa Maclis. Oh! Actually, in fairness sa Maclis at Mayward at Kuya. Kita natin na may possibility talaga itong Ginong na makasama dun sa bottom. Oo. Medyo malayo ang agot ng layo, core nila sa 12 ng Maclis. Oh my God, yung kiss yung at Mayward! Kasi kahit na maka 5 points itong Ginong, sa task na mangyayari, mamaya ang gabi. Mm-hmm. Totoo nga, no? Grabe. Pero ang lakas ng corner. Malakas ang Maclis, lumakas ang Mayward at ang Gino. Ang kiss yung naman, mukhang kailangan talagang humabol din sa fourth. Kaya pa. Oo, kaya pa. Parang yung kiss yung at Mayward nga ang nag... Ang naglalaban. Ang naglalaban eh. Totoo. Nakaka-tense. Anything can happen pagkatapos ng isa pang challenge. Kaya abangan natin yan. Pero eto, hindi pa tapos ang laban ng mga pare sa nomination week sa PBB Kapamilya Gold. Gaya ng hindi pa rin natatapos ang in love naman sa PBB Primetime Vida dahil sa pagpapatuloy ng double date ng Lizken at Mayward. Ayan, ang, ano kaya mangyayari dun sa double date na ni-request ng Lizken at ang dami nagre-request ng netizens. Kaya eto ang ating patikim sa mga dapat nating abangan mamaya. Meron lamang kayong 7 minuto para sa inyong double date. Hello! Yeah. Enjoy! It tastes better. Ganito na lang po, sunshine. Nakikita yun. Tonight na ba yun? Sa PBB Dream. Ay, oo, oh, yun na. Kaya pala Dream Makeover. Ah, yung pala yung sabihin nun. Tama nga. Okay, sana makita na yung ano, before, yung as in yung after. Pero si, ano, si Maymay, may chance talagang, sana matuloy yung sinabi mo. Just yeah. In case, yung boys, oh, ano, oh. Eh, boys over flowers ba yun? Mm. Or Meteor Garden? Oh, boys over flowers F4. Or Meteor oh, Garden. Same story. Pwede. Na, medyo funny, pero patay na patay dun sa, kay, ano, so si Edward ba yung bad boy? Si Gu Junpyo? Gu Junpyo! Bakit ba maging bad boy si Edward? Kasi parang ang amo ng mukha niya eh. Si, ano naman, Lee Min Ho. Ang bagay pa nga medyo ganun si Marco eh. So si Marco si Gu Junpyo, tapos si Edward si ano? Ano nga pala? Wadwa Chilay! Hindi, so sa hindi. Meteor yan eh. Oo, sa Meteor yung Wadwa Chilay. Oh my God, ano pangalan? Diyan, di Gu Junpyo. Kasi si... Wachile! Sa Meteor Garden. Ano ba ito? Boys Over Flowers? Boys Over Flowers. Nakaya na! Okay, message nyo kami sa casting. Jing Jung-gong. Kasi si Kimbo. Si... Wala nang nakakaalala sa inyo? Bibimbap. Ay, meron ako nahanap. Teka, ako din hindi ako ano... Hindi din ako matatahimik, ha? Pero lakas talaga ang dating ng F4 nga. Yes! Teka ha. Alam mo yun, Ate Mabs? Sino? Gu Junpyo, Jandy, saka si... Sobrang
Sino si Watchile? Si Vixu yun eh. Yes. Alam mo bang hinahanap ko pa yan sa Korea. Nung punta akong Korea, naghanap talaga ako ng original na DVD ng ano, Boys Over Flowers. At saka ang lakas ng ano ah. Ang lakas pa rin ng dating nila dun sa Korea hanggang ngayon. Yes, buti pa kasi Sandara eh. Nakasama na si ano eh. Ayaw nga, no? Ang dami na yan, actually, mula nung sumikat yan, lahat ng sumisikat ng mga bagets, may mga ganyan na. O, dati sila Daniel yan, sila Ken. Pwede, no? Siyempre, ibang generation. Daniel Padilla. Oo, pwede. Tapos, si James Reed, Enrique Hill, Robby Domingo. Lakas nun, seryoso. Scene zone na naman po ako, mga kapatid. Yun, G. Ay, hindi. Si Jiho! Jiho! Oh my gosh! Sorry. Yun, Jiho. Tama si Jiho. Boom, Jandi. Okay, nahilo na ako. Yun. Hello, kasi nung nagpunta si Kim Bong, pero ka pwedeng, sa ilay. Pwedeng-pwede si Daniel talaga na Gujun ka talaga si Daniel. Si Kim Bong nakasama ko sa Korea. Ay, yes! Pinuntahan niyo. Pero naalala ko nung nagpunta siya sa ABS-CBN, yung kagulo sa e-live, yes. Yung paraparaan para makapag-selfie. Yes. Oh, yung selfie ko nga, hindi siya nakatingin. Hanapin niyo pa si Kim Bong. Dito naman kami. Wow. Anyway, bago, ha? Si, ayaw ko na sabihin yan, bawal. Bago na lang tapos, para sa mga hopia dyan. Sorry na lang dahil tapos na ang aking papol. Kaya naman, alamin na natin ang resulta sa nabuong love team sa bahay ni Kuya. Sino kaya? Again, kina McLeese, Corner, Maywar at Kasyong, ang feeling niyong may chance maging real. Narito na ang ating final result. Ah, ay close ang laban ha. Akala ko, isa lang ang magtatagumpay eh. Kasyong with 30%, Corner 14%, McLeese 34%, and Maywar 39%. 1-3 yung votes! Na 1-3! 9-8 yung votes natin, ha? Galing! Pinakamaraming votes, at ang pinakakunti pa rin, ay may kinalaman kay Nelson. 100 lang yata yung participate. Oh, pero, ako, personal opinion ko, 3 out of those 4, may chance talaga maging totoo. Ay, na-outing siya. Bawat ka nag-outing? Tumamasas. Uy, teka, nakita naman natin yung poll na yon. Kaya naman, Robby? Bakit natin hindi gawa? So, bukas magme-makeover kami dito? Sa online world? Wow! Pwede, may Liz Ken. Kasi Kali, iba itsura. Darla, are you ready for your makeover tomorrow? Kahit naman anong makeover naman si Liza yun. May linyahan na naman bukas. Nakapat. Mag-practice na tayo dalawa. Yes, kaya sa lahat ng fans ng mga housemates at lalo-lalo na sa mga Liz Ken, magkita-kita. Ay, pero ang gusto ko kung may eksena ha. Anong eksena niyo ni Liza? Yung ano, pangit ba ako? Okay. Alam mo, gusto ko yung eksena namin ni Ken. Ano? Yung, ano yun? Yung, are you a one man? Ano yun? Mr. One woman man. So, are you Mr. Stick to One? Yung eksena yun ang gusto ko. Kay Ken. Oh, kami ni Ken. Okay. Kasi yun yung ano. So, kaya eksena ko, Eighth Wonder of the World? Oo. Wow. Di ba maganda, ba't ayaw mo ganun yung eksena? Tapos gaganyanin ako ni Ken sa dulo, di ba? Di ba yun yung unang-unang nila? Yung teaser. Okay. Ang kasama ko, Eighth Wonder of the World, ang kasama ni Ken po, mukhang world. Grabe. Si Robby ang touchy. Darla. Robby, don't touch. Franchella, siya sa kapagod. Don't touch. Now's the time. Now's the time, Darla. Bigyan mo na sa akin ito. Darla, gusto nang doggy ko yun. Pag dito sa tenga. Ang nabig ni Robby. Yeah, lagi. Teka lang, sugat ka na naman. Hindi, may nakuha ko mga fragments eh. Ano yun? Eto na, Team Online! Dito na nagtatapos sa isang lucky night nating pagsasama-sama. Abang ka nagpapatuloy ng dream come true na double date ng Liz Ken at Maywar. Mamaya paglabas ng Love to Last. At syempre, after ng over sa kilig na hatid ng Liz Ken, for sure, kikiligin din kayo sa makeover naman na mangyayari sa Dream Team. At dapat din natin yung tutukan lahat mamaya sa hashtag PBB Dream Makeover. Tulad ng walang samang pagtutok niyo sa amin every night dito sa pinoybigwater.com/livechat. Tuloy yung chikahan online, follow our social media accounts na nasa yung screen. Kami? Yun. Pag sasabihin nyo na hindi nyo kayang gawin yan, okay,
kayong maniwala because you can do that. Mga kapamilya, magkita-kits tayo bukas para sa evening of Kiligan and Liz Kenan. Dahil matindi ang mga kagirapan bukas ito na sa paborito ng tambayan all over the world. Yeah. Wow, kinaya. Grabe ka. Buti kayo, kinaya nyo pa. Paano, kasi Valentine's na sa Tuesday. Oo. Pa-trip ka. Kuya, grabe, bad trip agad ako. Huh? Valentine's sa Tuesday, tatanong ko lang naman kung manonood tayo ng ano, pusuan mo si Vice Ganda. May work tayo, kaya hindi tayo maka... Pwede tayong umabot. Ben, pwede? Oo naman, talaga, nabot tayo doon. Oh. Ah, hindi na bad trip. Good trip na. Good trip. Okay. Yeah. Tama, good trip. Tama. Isama, may pinapatanong si... Si Otap. Otap. Kung ano daw ili-label niyo sa Mayward. I think ang label talaga na perfect sa kanila, sila na mismo nakapag-isip dati pa. Ano? Twins? Yun talaga eh. Friends? Eh, twin. Kung ano man yun. Pero parang talagang in-sync na in-sync. Magka-wavelength na magka-wavelength. Huwag lang sana. Naiintindihan ng isa't isa. Huwag lang sana muna sila magre-regalo ng chocolates sa isa't isa. Bakit? Baka maligyan ng meaning eh. Ano lang, iPhone? Ha? Hindi kasi, pag nagbigay ka ng chocolates na, ibig sabihin na nun, step up na yun. Ganun ba yun? Parang ganun kasi, lalo na pag guys, bilhin ka ng chocolate na, at alam mo naman na gusto kita. Ah, talaga? Kasi feeling ko si Edward, gusto na si Maymay eh. Basta ako, feeling ko meron nang nafo-fall. Oh. Eh, pag mochi ang binigay? Basta kakainin. Hindi, friends or ano? Basta kakainin. Kung friends, basta kainin. Pag iba kumain. Pag binigay sa iba, medyo na-friend zone ka. Pero bawi ka naman after mga 8 years. Oh. Bawi-bawi rin. Babawi na, di ba? Hi! Hi! Hello! Girl! Princess Girl! Princess Chinit! Skinny! Uy, love na love natin yan. Love dahil sa madalas na panulukso ng mga kasama sa Mayward, si Maymay, worry na naman. Pag nag-worry ka sa kaparehamong ibig sabihin, may care ka sa kanya. Ayan na nga yung sinabi ni Robbie. At mahalaga siya sa'yo. Di ba? Na ano? Kaya, na... Di ba, alam mo naman yung mga artista, maganda. Parang na ano ako, parang naawa ko sa kanya kung ako tinutulog sa kanya kasi dapat para sa kanya yung maganda, yung maputi, tapos sexy, malaki yung pangalit. Parang deserve niya yun, yung ganoon. Ang dami natutuwa sa'yo. Kasi may balong nagagandaan din sa mga... Naiiyak ako ulit. Huwag mo kasi isipin na... Pero okay din naman yun. Okay din niya kasi minsan may babae din. Sobrang ganda ko naman. Yun yung nagiging. Pero may sa'yo parang kulang. Dagdagan ko. Konti na para maging tama na yung timbla. Konti din, konti. Huwag mo maganda. Para ka ano? Sabi mo, di ba kahit ito sasabihin? Ganda mo, May. Yung mga bawang nabibiro nun. Hindi nga porkit morena ka. May stiso. Hindi na kayo bagay. Pero kasi, maganda naman din ginagawa. Natatakot ka kasi may care ka sa kanya. Diba? Sa ngayon, parang gumagawa kayo ng mga mismong... Sa inyo lang, yung samaan mo, nangyara sa inyo. Hindi naman magagawa ng ibang gamaling. Iba niya pwedeng kalapitin niyo. Kunyari, ngayon, kunyari, nag-aruta kayo. Gumagawa ba ng kung sino mo makalapitin niya ulit? Yun, di ba hindi naman? Sige, meron na kayong sarili niyo. Story, ah. Sa gym. Huwag mo feel na hindi ka maganda. Hindi masyado yun. Hindi. Damat ko yan. Iyak. Pero magsuklay ka. Puso to puso talaga pinag-usap. At parehong nag-usap, very in touch siya kanila emotions. Yes. Concerned lang si May, di ba? Kasi kakatukso. Actually, nakifeel ko nga yung kakatukso sana ni Robbie eh. Really? Parang like magiging totoo na. Hindi, nawa ko kay Robbie. Sige, darla, anong gusto mo i-open up? Kasi nawa ko kay Robbie, baka ma-fall siya. Wow! Kasi vulnerable siya. Wow! Nice! Ikaw, sige! Vulnerable ka ba?
Nel? Ay, ako hindi. Ito, magiging vulnerable? Grabe ka naman! Grabe. Hey, ano? Grabe siya, oh. Ay, grabe siya, oh. Hindi ganoon pag ganoon, di? Kakaligid yun, dapat. Pero grabe sa akin yan kung gano'n naka-close talaga yung housemates. Parang nag-open up na hindi lang tungkol sa kani-kanila, pero sa nilalaman ng Ang worry daw kasi ni Maymay, according to the writers and according to the story editor sa loob, ang worry ni Maymay, baka hindi daw siya magustuhan ni Edward kasi baka hindi sila bagay. Hindi sila bagay. Wala yun. Nasa love yun. Buto ka naman. Nasa compatibility. Oh. Wala sa age yan. Wala sa religion. Wala sa culture. Wow, ah. Grabe. Pagmahal, mahal, period. Wow, dami mo kota mong quotes na niya. Nakakadalawa ka hindi, na. Hindi, pagmahal, mahal. Period. Kahit anong sabihin ng friends mo, oo nga, pero pagmahal mo, go. Mahal mo. Ilaman mo talaga eh. Pero pag hindi mo na mahal, talagang tapos na. Pero nagiging epekto ng Pebrero. Ang question ko, TV, paano mo nalaman? Ikaw kasi, paano mo nalaman si JC na? Sinabi niya na isang gabi, di ba? Hindi, yung parang initially, kasi ang alam ko, na kwento ni Ate B dati, yung lunch date, umabot hanggang dinner date. Midnight snack date pa nga, ano. Ha? Pero yung time na yun, parang okay tapos, lang. Tapos ano na si Lucia nun? Wala pa, malayo pa. sorry. Sabi ko parang, pwede naman. Pero nag-grow pala. Pwede palang mag-grow ang love. Yung kung, nung una kami nag-meet, sabi ko parang, okay lang. Siguro parang okay mo yung friend. Kaya kasi lang. Kasi siyempre Bianca Gia, no? Siyempre. Eh, hindi. Hey, ultimate crush ka kaya niya. Alam mo ba nung una pa lang na-crush ka na niyan? Namatagal ka ng crush ni... Etchus na ikaw ang ideal yun. Girl. Sa atin niya yan. Si Ate B. Napansin ano ko yun. Lahat ng mga estudyante tsaka yung mga professors ng uluhod. Grabe. Pag dumadaan si Bianca Gonzalez. Hindi, of course. Naku. Pero ganun talaga. Cliche man pag sinabi nilang somehow alam mo lang. Totoo pala yun. Talaga? Ano yun? Di importante sa love teams ang looks. Ang importante, yung hook. Yung pagka-hook ng tao sa kanila. Oh. Totoo naman. Actually, akalain mo na galing PBB din, sina Melay at Jason ay hindi yung typical na kinakikiligan na mga artista, pero grabe yung naging effect nila. Isa sila, actually sila pa lang, ang nagkaroon ng sariling show pag